Good day mga kainang. Kumusta kayo? Sana mas mabuti kayong kalagayan, ha? Lalo na sa panahon ngayon. So ang mga i-discuss natin ngayon mga kainang, sa 5F tayo. Ang 5F ay combination ng plate at saka pipe. So papaliwanag ko muna sa inyo yung ating welding drawing. Ito ay T-joint. Dahil nasa pilot welding pa lang tayo. Kung napapansin nyo, ito ay welding drawing. No, itong araw to. Ngayon, ito yung symbols ng fillet weld. Meron tayong karagdagang impormasyon. Tandaan po natin na pag wala yung buntot, wala tayong idadagdag na information dito. Ngayon, meron pa tayong slash, meron tayong ilalagay na question mark, no? Kung question mark na to, ano kaya ito? At ito naman, meron tayong bilog dito sa itong kanton to. So, ang ibig sabihin yan, well, all around. Dahil nga yung ating webuildingin ay 5F, combination ng plate at saka pipe. Ngayon mga kahinang, bakit may question mark? Papalitan natin ito ngayon ng either 1F to 5F. So either alin ang webuildingin mo dyan, 1F, 2F, 4F, or 5F. Since nasa 5F na tayo, so gagawin natin ngayon dito, ilalagay natin dito ay 5F. Ayan. So T-joint tayo. Bakit di natin tutuplihin dito? No? Both side, arrow side lang nakalagay. Dahil nga meron tayong symbol na weld all around at pipe yung gagamitin natin. Yan, 2F, 4F, okay? Sa pipe po yan, ha? Ito ay 5F. Yan. Bakit ganyan ang forma ng 5F kaysa 4F? Malaking diferensya, no? So bakit 5F? Ganon. Yung 6G ng 5, combination po yun ng halos lahat ng position. Andun na yung overhead, vertical, horizontal, at saka flat. Dito sa 5F naman, kaya siya yung pinaka mahirap, no? Sa 5F na yan. Dahil combination po yan ng 3 to 4. So same pa rin mga kahinang, ito ay 90 degree. Okay? 90 degree yan. So ang electrode dapat natin ay nakaporma sa kalahati, which is 45. Okay? 45 ito. Ayan, 45 degree. Ngayon ito sa side view para makita ninyo yung maintain natin na angle. Ito po yung tinatawag natin na work angle. Okay? Work angle. Ngayon, ang travel angle natin mga kainang, makikita natin dito sa okay? Kung mapapansin nyo, meron tayong 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, at 9 o'clock. Hanggat maaari mga kahinang, usually pag sinabi natin yung 5F, ang welding natin ay nagsisimula sa baba. Dito tayo nagsisimula sa 6 o'clock. So hanggat maaari mga kahinang, ito yung center, no? Isipin natin ito ay orasan, no? Since na 5F yung ating weldingin, magsisimula tayo sa baba. Hanggat maaari, so ito yung pipe natin. Ayan. Hanggat maaari,
yung ating electrode ay nandyan, naka-center, nakaturo sa gitna. Ayan, ito yung pinaka-gitna, di ba? Crosshair niyan. So, hanggat maaari, andito yung ating electrode habang gumagalaw tayo. May konting angle, no? 3 to 5 degree angle. So, kung habang nagwe-welding tayo, ayan, pupunta tayo dito. Pagdating dito sa 7 to 8, may konting push. Kasi overhead ito, kaya nga 5F medyo mahirap. Ito ay overhead. Pagdating natin dito, ito ay semi vertical na ito, no? Parang 3F na. Na papunta rito. So may konting push tayo pagdating dito sa 7 o'clock. 7, 8, nakatutok sa gitna. May konting daya. So medyo dito, medyo drag ng konti. Pagdating dito, ayan, medyo push. Tapos makikita nyo, itong dulo ng electrode, hindi dito, dun sa kabila, ito ay bibilis na ang konti. No? Habang nandito ka sa 7, itong kamay mo, bibilis ng angat. No? Push tayong ganyan. Ayan. Suppose vertical na tayo. Ayan. Ayan. Pagdating natin dito sa 12 o'clock, dito naman tayo mag-uumpisa. Bakit naman? Pabaliktad. Hindi tayo pwedeng mula rito papunta roon tapos magda-downhill tayo pababa. Hindi pwede yun. No? Puro tayo paakyat. Ngayon, makahinang, balik tayo sa work angle. Maintain po yung work angle natin. Ang maganda, para hindi kayo nahihirapan, huwag kayong mag-start dito hanggat maaari. Kung wala naman talagang WPS na sinasabing sa 6 o'clock kayo mag-start, mag-start kayo hanggat maaari. 5 ito yung 4, no? 4 o'clock, ito 5 o'clock. So 5 o'clock tayo mag-start, no? Para twinting drag natin ganyan. So pagdugtong natin sa kabilang side, lalo na kung tayo ay hindi kaliwat kanan mag-welding, puro kanan lang kayo. So, mahirap sa puro kanan lang na mag-start sa 6 to 6. Okay? 6 mag-start, tapos 6 din mag sa kabilang side. So, para hindi kayo mahirapan, sa unang welding ninyo, mag-start tayo ng 5 o'clock. No? Para pagdating sa kabilang side, hindi kayo mahirapan magdugtong. Ngayon, syempre, pagdating sa overhead, lumulundo, no? Nagkakaroon tayo ng bako, nagkakaroon tayo ng tulo. Huwag po tayo matakot na magbigay ng tamang amperahe. Hindi man siya ganun kainit dun sa flat na welding, no? Sa 1F, pero halos ganun kainit yung ating pagsisetting sa ating current. Dahil kung hindi tama yung init ng ating pag-welding, karamihan kasi natatakot pagka 4F bababa yung ano, hinang. So kailangan mababa daw yung current, hindi po yung gano'n. Kailangan pong mainit, no? Hindi naman siya kasing init nung sa flat. So gano'n. Ang kailangan lang po mga kahinang talaga, yung arc length natin kailangan maliit na maliit. Sakto sa init para hindi tayo dikit ng dikit. Hindi na dikit, na hindi na stack up ng ating electrode. Start tayo ng 5 o'clock para hindi tayo mahirapang magdugtong. At ganun din po ang technique mula dito sa kaliwa, papunta sa kanan. Pare-parehas po ang technique. Yan. Ngayon, yan na nga po yung welding drawing natin. I-interpret natin dito. Ayan, kung paano natin gagawin. So, wag po natin limutan, pag nakita tayo na dito, ibig sabihin po yan ay weld all around. Mapapipe man po siya o square tube. Kailangan lang po ng may gayong pag-practice, kahit nga kami mga instructor, no? Pag hindi kami nakahinang ng madalas, so medyo na naninibago din yung aming mga kamay. So, kailangan din talaga ng practice. Kung kayo mag-apply ng trabaho, mag-trade test kayo,
kailangan ninyo ng practice. Huwag ko kayo sabihin nyo, magaling ako molder, no? Pag kayo po'y natingga, kahit alam nyo ang settings, minsan pinagkakalulu tayo ng kamay natin. Sa ngayon, wala na kaming klase, no? Mare mag-close kami ng mga ilang weeks na lang o isang linggo na lang. Bakasyon na kami. So, pagbalik natin sa September, no, sisimula natin yung pag-building ng mga group. Sa 5 naman, 1G, 2G, 5G, 6G. Okay po, mga kainang, hanggang dito na lang. See you sa next vlog.